Guys, ito, balik tayo at para ito sa mga seeker at sa mga knocker na may mga katanungan for sure. Nagtatanong din kayo gaya ng paano ba malalaman at makikita if ang napusuan natin na Grand Lodges or Lodges na lihiti mo at para din ito sa mga ano, yung mga bagong Master Mason dyan na nagnanais malaman ang kinabibilangang Grand Lodges or Lodge kung nasan man kayo. If may amity and recognition ba ang mga ito and can trace origin back to the three Mother Grand Lodges of the world, namely United Grand Lodge of England, the Grand Lodge of Scotland, and the Grand Lodge of Ireland. This is where all Grand Lodges receive its Masonic authority. Sabi nga nila, Grand Lodge that lack of a regularity of origin is considered clandestine. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga nganib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ng mga nganib, makikisiping ka naman sa bandila ng Amerika! Ang tigil ka nga! Lahat tayo yung interes. Tao lamang tayo. Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? It means nagtayo na lang ng kanya. Yan ang pinakamasakit na salita, guys, na pwedeng ibato mo sa isang Mason eh. Siyempre, pag alam mo, ang kinabibilangan mo is lihiti mo, siyempre, hindi mo na kailangan pang makipagtalo or magbigay ng diskusyon sa bawat isa. Sure ka na dun eh. O ito, sabi nga, guys, sa panahon ngayon, hindi ka na daw mahihirapan dahil sobrang daming information na pwede mong puntahan na may magpapaliwanag ng mga ganitong bagay dahil ang lahat ng mga kailangan natin is nasa kamay na natin, guys. Yes, tama. Nasa kamay na natin. At siyempre, yan ang cellphone. Kahit sanda ako ka man ng mundo, kaya mong i-access ang mga mahalagang impormasyon na patungkol sa institusyon ng masonarya at sa mga Grand Lodges na pwede mong tanungin at tanungan. Lalayo pa ba tayo dyan? Eh, paring Google agad tayo. Magtanong tayo, paring Google. Malaki ang may tutulong niyan. Ang lahat ng gumagamit ng internet or World Wide Web, mas madali niyong makikita at maiintindihan ang lahat-lahat. Kahit pa baguhan kayo or kahit pa ngayon pa lang kayo naghahanap ng kasagutan. Simulan natin sa labas ng bansa agad, guys. Doon tayo mag-start. Kasi pag sa Pilipinas ka mag-start, syempre parang bias yun na makikita natin doon is yung isang Grand Lodge lang, tapos yung iba wala. Syempre, doon tayo sa labas ng ibang bansa, doon tayo magtatanong para magkaroon ng kasagutan yung mga bagay-bagay. Ibig sabihin, accurate to, hindi walang bias, yung parang gano'n. Simulan natin sa labas agad ng bansa, kasi unsure nga tayo din sa bansang Pilipinas. Kung sino ba ang legit at sino ang totoo, pag tinanong mo, guys, ang mga Mason ng bawat isang Grand Lodge, syempre, isa lamang ang sasagot ng mga yan. Wala naman syempre, isang miyembro na binagsak niya ang kanyang sariling institusyon at Grand Lodge. Siyempre, sabihin yan, kami ang totoo, kami ang nauna, kami ang karapat-dapat, at kami ang dapat sundin. Yan. May mga ganun eh. Hindi natin maiwasan yan at sinumpaan yan. Ganun talaga. Walang miyembro na magbabagsak ng sarili niya ang Grand Lohiya. Yan, tandaan niyo yan, guys. Ah. Ito, guys, ulitin ko, for disclaimer, hindi po ako miyembro ng kahit anong lodges dyan sa Pilipinas. At wala po tayong kinikilingan dito, guys. Ah. Huwag naman kayo magalit, syempre. Para naman ito sa mga seeker at para to sa mga knocker. Hindi naman to para sa mga masuna. Ito, para sa mga gustong matuto at para sa gustong tanggapin ang katotohanan. Yan, para ito doon. Ayun, simulan natin ang mga katanungan. Puntahan natin at unahin natin ang United Grand Lodge of England. Magtanong tayo kay paring Google. Ang daming isasagot niyan sa'yo. Kaya maghahanap ka ng accurate, syempre. Kailangan mo din magbasa. At ang magic word dyan, guys, is napakasimple. Foreign Grand Lodges recognized by, anong hinahanap? The Grand Lodge of England. Yan lang, guys, ang itype nyo at makikita nyo na yung webpage at website ng Grand Lodge of England. Syempre, lalabas yan dyan. Magpa-pop up yan. Makikita mo yung webpage nila. Ngayon, tingnan natin ang may full amity and recognition sa kanila. At makikita natin dito isa nasa British Isle, Europe, Africa, Asia, and Australia. Syempre, yun yung puntahan natin. Asia and Australia. Yan. Ito, guys, ang mga recognized Grand Lodges in Asia. Syempre, ito ay ang Grand Lodge of China, Grand Lodge of India, Grand Lodge of State of Israel, Grand Lodge of Japan, at ang Grand Lodge of the Philippines. Yan, ito ay ang GLP. Sabi nga nila, the Grand Lodge listed on this page are those recognized by the United Grand Lodge of
England. Recognition in this very specific Masonic sense of the word means that UGLE considered them to be regular in their practice of Freemasonry, in the way they were formed, and that it would be happy for the respective members to intervisit with its own members. Some countries have many Grand Lodges present within their borders, but generally speaking, United Grand Lodge of England will only recognize one Grand Lodge in a country territory. Kung magsasaliksik pa rin tayo, ispuntahan natin ang North America yan. Nandito, makikita nyo guys, isa recognized Grand Lodges in Canada at recognized Grand Lodges in United States of America. At makikita mo dyan guys, merong mga Prince Hall Grand Lodges. Ito yung sinasabi ko guys na ito yung counterpart ng Prince Hall. Sample is Grand Lodge of Alabama. At ang sa Prince Hall naman is Prince Hall Grand Lodge of Alabama. Yan. Yan yung sinasabi guys ng Grand Lodge of England na nevertheless, ito yun guys, there are exemptions and it recognized two Grand Lodges in certain territories such as the United States of America for specific and historical reason. It should be noted, however, that where United Grand Lodge of England recognized two Grand Lodges in a specific territory, ganun katindi ang United Grand Lodge of England. Recognize nila pareho, kaya hindi mawawala at hindi mahirap sa bawat Grand Lodges yan. Dahil pwedeng i-trace at may lineage yan. Yan yung sinasabi dito. At kung makikita natin guys dito sa recognized Grand Lodges in the United States of America, is napakadami niyan guys. At hanapin natin yung dati kong Grand Lodge, which is ang Grand Lodge of Oklahoma. Yan. Yep, nandito po ang Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma. Ibig sabihin, recognize ang Prince Hall Grand Lodge ng United Grand Lodge of England. At ang bago kong Grand Lodge, kasi nag-demit ako dyan, ito namang Prince Hall Grand Lodge of Washington. Yan. Ibig sabihin, ang dalawang Grand Lodges na pinuntahan ko is same regular and legit na Grand Lodge. Yan guys, nakita nyo ang may amity and recognition sa United Grand Lodge of England. At nakita naman natin sa Asia, isa nandun ang Grand Lodge of the Philippines o ang GLP. At syempre, nakita din natin sa part ng US, isa nandun ang Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma, which is yan yung una kong Grand Lodge. Then, nag-demit ako dyan. Lumipat ako sa Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Washington. Nandun din siya. Ibig sabihin, both ng pinasukan ko is regular na Grand Lodge. Yan, napakadali, diba? Una pa lang, makikita mo na kagad na may mga kasagutan sa bawat tanong natin at sa mga gumugulo sa ating isipan. At para lalo nating panghawakan ng mga bagay na to, guys, isa, hindi lang isa ang tatanungin natin, syempre, premier Grand Lodges of the world, syempre. Nauna na ang Grand Lodge of England, United Grand Lodge of England. Ang in-next natin dyan is ang Grand Lodge of Ireland. Yan. At kung papasukin naman natin ang Grand Lodge of Ireland, syempre guys, makikita natin dyan, ito na, webpage nila. The Grand Lodge of Ireland is the institution which governs the Masonic fraternity within the island of Ireland and in a number of provinces overseas. Irish Freemasonry boosts approximately 27,000 members around the globe. Wag dami, ano, ganun karami ang miyembro ng Grand Lodge of Ireland. A brief history of the Grand Lodge. A Masonic fraternity can date its existence back many hundreds of years. It appears to have originated sometimes in the 16th century and grown it popularly in the membership throughout the 17th century. By the early 18th century, Masonic lodges in England, Ireland, and Scotland had formed Grand Lodges to govern the fraternity in their areas. The Grand Lodge of Ireland in regular communication with the following Grand Lodges. Ito daw yung mga merong amity and recognition sa kanila. Siyempre, puntahan natin agad ang Asia agad, siyempre. Nasaan yan? Look guys, oh. Tama sa Grand Lodge of Ireland, guys. Merong dalawang, United States, syempre yung Alabama, Alaska, yan yung Grand Lodges na recognize niya. At merong part na Prince Hall Grand Lodges. Ibig sabihin, ito yung mga recognized na Prince Hall Grand Lodges ng Grand Lodge of Ireland. Ang Alaska yung jurisdiction, Bahamas, California, Caribbean, Colorado, Connecticut, Delaware. At yon nandito na naman ang Grand Lodge natin, which is ang Grand Lodge of Washington. Yan. Papansin nyo, guys, is wala dito ang Oklahoma. Yan. Ibig sabihin, walang amity and recognition na pinasa dito sa Grand Lodge of Ireland. Ito, puntahan natin, guys, is Asia. At sa Asia, guys, is makikita natin China, India, Japan, Mauritius, at ang Philippine Islands. Siyempre, yan yung Grand Lodge of the Philippines. At yan, guys, ang Grand Lodge of Ireland. At puntahan din naman natin isa pang premier Grand Lodge sa mundo, which is ang Grand Lodge of Scotland. Yan. Siyempre, guys, itatype lang natin.
try paring Google ang foreign grand lodges recognized by the Grand Lodge of Scotland. At makikita na natin guys, lalabas yung the Grand Lodge of Scotland. Yan. Itutuloy natin yung ginagawa natin. At ang next natin pupuntahan, isang Grand Lodge of Scotland. Siyempre, hihingi tayo ng tulong kay Google. At tatype natin, punta tayo kay Google. Then, itype natin is Grand Lodge of Scotland. Siyempre, pag tinype mo yan dyan is magre-response yan. Dadalhin ka nito sa webpage ng Grand Lodge of Scotland. Siyempre. At next natin puntahan, isang structure. Siyempre, pupuntahan natin is yung sino nakakasakop sa Bansang Pilipinas. Ng Grand Lodge of Scotland sa Bansang Pilipinas. Eto na nga, puntahan natin. Structure, District Grand Lodges. Then, makikita natin sa District Grand Lodges is yung iba't ibang klase ng mga District Grand Lodge. At ang pupuntahan natin is yung part ng Pilipinas, which is ang District Grand Lodge of Far East. Yan, eto. Guys, nasa District Grand Lodge of Far East na tayo. District Grand Master, Brother Christopher M. Wong, and District Grand Secretary, Brother Brian G. Hopkins. Siyempre, hanapin natin kung ano yung mga lodges na nasasakupan nila. Eto, scroll natin. Nandyan ang Cosmopolitan, St. Andrew in the Far East, Hongo, Haigo and Osaka, St. John, Star in the East, Naval and Military, Eastern Scotia, Perla del Oriente. Yan ang ating hinahanap. Siyempre, Lodge Perla del Oriente, number 1034, Scottish Rite Temple, Taft Avenue, Malate, Manila, the Philippines. Third Saturday every month at 6 p.m. ang meeting nila. Yan guys, ibig sabihin, nag-iisa ang lodge na to na nasa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Siyempre, pinayagan yan ng Grand Lodge of the Philippines para mag-labor. At lagi natin tatandaan guys, dalawa lamang ang pinayagan ng Grand Lodge of the Philippines para magtayo ng lodge sa loob ng teritoryo niya. Ito ay ang Lodge Perla del Oriente number 1034 ng Grand Lodge of Scotland at ang Mabuhay Lodge number 59 under ito ng Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Washington. Yan. Siyempre, yung mga lodges ng Grand Lodge of the Philippines, yan lang ang pinayagan, wala nang iba. Yan. Siyempre, dito lahat ng kagaling ang lahat ng mga charter ng Grand Lodges, ha? Kaya napakadaling i-trace nito at hindi ito pwedeng mag-create ka at sasabihin mo at magde-declare ka na Grand Lodge kami. Yan. May pinanghahawakan yan, may lineage yan at hindi yan pwedeng maputol. Yan, guys. At ang next natin pupuntahan, guys, siyempre, is ang Grand Lodge of the Philippines. Yan. Puntahan natin si Google, type nyo lang, Grand Lodge of the Philippines with amity and recognition. Lalabas dyan yung mga link at eto, natin yung link ng Grand Lodge of the Philippines. Yan guys, makikita nyo sa link na yan, ang Grand Lodges with amity relation with the Grand Lodge of the Philippines. Foreign Grand Lodges with amity relation with the Grand Lodge of the Philippines. Yan. Eto, nandito, halos lahat nandito. At hopefully, isang Grand Lodge of the Philippines is accurate every may changes is hopefully isa nalalagay agad nila para yung mga sumisilip is nakikita nila yung mga changes na nangyayari sa Grand Lujia ng Pilipinas, syempre. At panahon nun, lagi din ako tumatambay dito, alam nyo ba yun guys? Kasi napaka-powerful ng right information. Hindi ka malalayo pag ganyan. Imagine nyo guys, ako dalawang beses na ako nagpalipat-lipat ng Grand Lujia. Grand Lujia yun guys. Una isa, galing ako ng Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma at ang lodge ko dyan isang Desert Light Military Lodge number 124. Ano yan? Regular Grand Lodges yan. Imagine nyo, nakadalawang Grand Lodges ako pero hindi ako sumablay para hanapin at piliin yung pupuntahan ko at papasukin ko. Kasi maraming information. Siyempre, magbabasa ka, magkakaroon ka ng pag-research, magkakaroon ka ng pagkilala sa mga pupuntahan mo at papasukin mo yan. At ang karen ko nga, ang Grand Lodges is ang Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Washington na. At ang lodge ko ay itong S.T. Kendall Lodge number 109. O nga pala guys, ang Prince Hall is composed of 45 Grand Lodges. Ganun kalaki ang Prince Hall. Imagine nyo, 45 na Grand Lodge of the Philippines. Yun, ganun. Ganun kalaki. Ang laki, di ba? Ayun. Eto, puntahan natin yung may amity and recognition sa Grand Lodge of the Philippines. Siyempre, mababasa nyo dyan. O, puntahan natin. Ako, pupuntahan ako dito. Yung mga Grand Lodges na pinasukan ko lang. Most Worshipful Prince Hall Grand Lodge of Oklahoma is walang amity and recognition sa Grand Lodge of the Philippines. Pero, legit na Grand Lodge yan. Guys, ha? Nakita nyo naman. Merong amity and recognition yan sa United Grand Lodge of England and Grand Lodge of Ireland. Ibig sabihin, Grand Lodges, no amity and recognition. Yan yun ang tinatawag na ganun. Kasi hindi masasabing Grand Lodges without amity and recognition ang isang Grand Lodge kung ito naman isa irregular or hindi nababase sa hinihinging kategorya ng Grand Lodges. Yan. Ang daming paliwanag. Pasensya na kayo.
Siyempre, pupuntahan ko dyan is yung current kong Grand Lodge, which is ang Prince Hall Grand Lodge of Washington. Nakalagay naman kasi dito, guys, eh, mapapansin nyo dito, sa katulad nito, Grand Lodge of Washington. Counterpart nyan sa Prince Hall is Grand Lodge of Washington, Prince Hall. Merong lodges ang Prince Hall Grand Lodge of Washington dyan sa Pilipinas. At ito nga ang Mabuhay Lodge number 59. Yan. Napagbigyan yan para mag-labor at magtayo during 1996 to 1997 circular. Yan yun. Kung hindi ako nagkakamali. Siyempre, magkakaroon pa tayo ng follow-up na video regarding sa mga pinag-usapan natin ngayon. Kailangan lang talaga na mag-research. At ang sabi nga eh, that is how Masons need a way to distinguish themselves from those simply pretending in order to assert their legitimacy and protect the integrity of their good name, thus minimizing public confusion on what Masonry is really all about. Yan, guys. Napakaliit ng mundo ng Masonarya kasi napakabilis ng channeling at network dito. Lalo-lalo na kapag communication. Sana may naintindihan tayo at kahit papano ay may konti tayong nalaman para sa usapin sa araw na to. At yan ang humahawak sa teritoryo ng Pilipinas. Nag-iisa yan, guys, kasi kahit saan ka pumuntang bansa, isa lamang ang sasabihin sa'yo, Grand Lodge of the Philippines. Bakit? Ibig sabihin, kung sasabihin natin na hindi Grand Lodge of the Philippines ang may hawak nito, ibig sabihin, ang mga bansang yan is hindi nagkaroon ng investigasyon at pag-aaral. Guys, bansa yan, ha? At hindi mahihirap na bansa yan. Mga bansang yan is mga powerful. Hindi nila gagawin ang bagay na magkakaroon sila ng doubt sa kanilang sinusunod. Tatawanan sila, di ba? At hindi din mangyayari na pagbibigyan nila ang isang bagay na hindi naman dapat at karapat-dapat kasi mababale ang kasunduan ng bawat bansa. Ano lang yan? Napakasimple yan kung tutuusin. Kaya lang, ang problema, kahit sabihin natin ang katotohanan o ito yung mga bagay na dapat nating sundin, syempre, ang una pa rin natin susundin is yung puso natin bilang tayo sa mga seeker at knocker. Kayo pa rin ang masusunod, syempre, kung saan kayo papasok at kung saan kayo pupunta. Hindi naman kasi hawak ng bawat Grand Lodge or Lodges ang desisyon nyo bilang tao, di ba? Kaya, syempre, ginagalang yan at pinagbibigyan. Kaya nga, free and accepted malaya. Maging malaya, umintindi, pag-aralan at puntahan ang mga bagay na tama para hindi mawawala. Kaya lang, ang tao lang din tayo. May mga bagay tayong kahit sabihin natin na ito yung totoo, hindi natin to gagawin for some reason. May kanya-kanya tayong interpretasyon ng buhay. May kanya-kanya tayong interpretasyon ng travel at pagsali sa institusyon na to. Yan. Kailangan mong puntahan dun ka sa anong tama. Hindi mangyayari na magbabago ang desisyon ng isang Grand Lujia para lamang tanggapin ang isang bagay na hindi dapat, di ba? Ang mangyayari dyan is mawawala siya. Siguro, may sasali na, may mga sasali din. Hindi naman natin may iwasan yan. At sabi nga is nasa tao yan. Kasi meron akong, may ginaid ako na ganyan eh. Ang nangyari, ginaguide mo, one-on-one yan. Lahat ng information, ibibigay mo para hindi siya maligaw. Then, umuwi siya ng Pilipinas. Pag-uwi niya ng Pilipinas, dun pa rin siya sumali sa, dun sa hindi dapat. Hindi ko naman siya masisisi, eh. Syempre, decision niya yon. Ibig sabihin, hindi Masonarya yung gusto niya. Hindi Masonarya yung hinahanap niya. Kung hindi title, titulo, or pagkilala. Hindi ganun ang Masonarya. Napakalawak ng Masonry. Ayun, sinabihan mo na yun ha. Kamag-anak pa yun ng isang past district grandmaster ha. Imagine mo yun. Ibig sabihin, hindi importante sa kanya ang lineage, yung katotohanan. Hindi yun. Basta gusto kong maging Mason kahit Mason-Masonan. Ayun, hindi natin sila masisisi. Eh. At naiintindihan naman natin yan. Ang lahat is nagsisimula sa tao kung saan siya pupunta at kung ano yung gagawin niya. Yun lang naman para sa araw na to. Siyempre, shout-out Kuya Franklin Xavier, Jean Green ng X-Men. Shoutout sa mga taong naniniwala at sumusuporta sa channel na to. At sana naman isa, wag naman kayo magtatampo dahil nagkakaroon tayo ng mga bagay na ganito. Ito na nga lang yata ang channel na nagsasabi ng katotohanan dito. Hindi lang ito para sa mga seeker at knocker. Pwede din itong maging isang open channel sa mga Mason na gustong mag-demit or lumipat. Pwede naman, walang problema. Alam nyo guys, ang pumipigil sa isang Mason, sa isang regular na Grand Lodge, is yung sarili niya mismo. Ang totoo yan yung kalaban ng isang Mason eh, ng isang tao. Uulitin ko, ang pinakakalaban talaga ng Masonarya or ng isang Mason is yung sarili niya dahil may ego, pride, envy, bitterness, at attitude. Alam mo yung totoo, alam mo na yung bagay, but ayaw mong gawin dahil meron kang daladala sa puso mo at ayaw mong masaghi ito at ayaw mong mag-bow down.
Nasaan ang tolerance doon, di ba? Nasaan yung tinatawag na acceptance? Wala. Paano naging Mason? Wala din. Ayan, guys. Kasi sa panahon ngayon, guys, ang pagsasabi ng katotohanan ay isa ng kahinaan. O, yan na yung nangyayari ngayon, eh. Ang pangit nga, eh. Kapag totoo ka, nagsasabi ka ng katotohanan, kaiinisan ka ng mga tao. Ang mangyayari isa, pagtutulungan ka. Di ba? Sa panahon ngayon, guys, isa na lamang ang pinakamagandang ibahagi mo, eh, sa kapwa-tao mo. Ito ay ang kagandahan at pagiging totoo. Yun lang. Rare yung mga ganun tao, guys. At kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na makakilala, makasalubong at makasama mo sila, panghawakan nyo, alagaan nyo at mahalin nyo. Kasi halos wala nang toong tao ngayon. Pansariling interes na lang iniintindi. Kung ano na lamang yung makukuha. At sa panahon ngayon, guys, ang respeto, nagbabase na lamang kung ano yung makukuha sa'yo bilang tao. Diba ang pangit? Kaya pag nagkaroon kayo ng pagkakataon, yung mga kasama nyo, isa, tingin nyo na pure sila at totoo sila. Panghawakan nyo yan, mga tao na yan. Rare yan. Ubus na yung mga ganyan, guys. At sa panahon ngayon, guys, pag nagsabi ka ng katotohanan, aalisin ka sa sistema para hindi mo masabi yung mga bagay na totoo. Diba? Ang pangit, no? Para magawa nila at maisakatuparan nila yung kanilang mga minimiti. Pero ang sabi ng Masonaria, guys, is to do good is the only and best thing to glorify kung sino yung sinasamba mo. Ganun lang kasimple. Gumawa lang daw ng maganda sa kapwa. Kaya kailangan matutunan din natin kung paano tumanggap at umintindi. Salamat sa mga walang sawang sumusubaybay at walang sawang nakikinig sa channel na to. Siyempre, salamat sa inyo. Keep safe. God bless. Siyempre, shoutout Kuya Franklin Xavier, Jean Grey ng X-Men. Shoutout sa inyo. Shoutout sa mga nakikinig at walang sawang nanonood. Yan. Keep safe. God bless. And siyempre, enjoy life.